Start na si Ate. Sige, start. So, problem. Okay, basa mo muna. In a certain refrigeration system or low temperature application, a two-stage operation is servable, which employ a ammonia system that serves 30 ton evaporator at negative 30 degrees Celsius. The system uses direct contact as a refrigeration condenser, and the condenser temperature is 40 degrees Celsius. Find the following. A schematic diagram system and automatic process on the pH diagram. B cascade condenser pressure in kta minimum. The mass flow rate in a low and high temperature is in kilograms per second. And nitrate rate total power per kilo. So sa problem, sinabi na two stage. Two-stage operation, yung sabi niya, gagamit tayo ng ano, dalawang compressor at low pressure at high pressure. Tapos yung sinabi dito is direct contact cascade condenser. Ito yung magiging itsura ng direct contact cascade condenser. Sinabi direct contact, ibig sabihin, gagamit tayo ng ano, flash tap. Tapos dito mag-iwala yung evaporator ay yung high pressure na vapor tsaka low pressure na liquid. Tapos ito yung pH diagram. Paliwanag mo nga yung pH na yan. So dito yung 1 to 2 ito yun. 1-2, yung sa compressor. So lahat ng may ano, may compressor, ganito yung itsura niya. Nasa ano, piece, ano, nasa saturated ano, superheated vapor yung 0.2. Yung rate. Yung sa, pero sa, saan siya nagsimula, Glenn? Anong condition niya pa nagsimula sa 1? Kapag na ano, ang condition niya sa 1 lagi 100% saturated vapor. Saturated daw kasi nandoon sa curve ano sa line. Apo, yung 100% yan, yan ang in-assume natin na 100 la, yung 100% yung saturated vapor yung lalabas. Okay. Tapos so, yung 2, anong region yung 2? Superheated vapor. Superheated, no? Kasi sa bandang ka. Mas above sa saturation is superheated. Yes, sir. Tapos yung 0.4, superheated din. Tapos, same pressure at 0.5, which is subcooled. Ay, hindi sir, ano, saturated liquid siya, kasi nasa liquid line siya. Nasa condenser ka, di ba? Nasa condenser ka na yan. Apo, yes, sir. Tapos, yung, ano, pag meron tayo nakita expansion valve, sabi nun, constant, ano, enthalpy line. So, pababa lang at 0.6. Tapos sa 0.6, merong pupunta ng 0.3, tapos merong pupunta ng 0.7. Ito yun. 0.7. Ay, may pupunta ng 0.3, tapos merong pupunta ng 0.7. Saan pupunta ito, yung 3? Sir, pupunta ng compressor. Pupunta ng compressor. Eh, yung 7? Pupunta ng evaporator, sir. Dadaan mo na siya ng DVT, ano, expansion valve. Sir. Expansion valve, okay. After nun, eh, nasa 7, saturated liquid ulit. Tapos, pababayin yung pressure na expansion valve to 0.8. Very good. Sa 0.8, tapos ano, ganun lang yung balik na naman. So, dito sir. After ng 0.8, balik na naman sa, di ba, sa evaporator niya, di ba? Ah, sir. Tapos, 0.1 ulit. Ganun, 0.1 sa compressor. Okay. Tapos, inindigay ko dito na, ano, naghahati yung ano, may dalawa, ay may isang refrigerant na ginamit, pero naghahati sila na, naghahati sila. Pali, dito, paano, at 0.6, merong MR na papasok, M na papasok dito, tapos may MR na, ano dito, papasok, para ma-indicate natin kung gaano kadami yung flow rate na papasok sa condenser, tsaka sa evaporator. Okay. So ito yung ano ko, yung solution ko siya.
PSAT at 40 degrees Celsius. Kasi ayan, no, nakita natin. Ay, dapat pala ito dito, dapat siya. Doon lang sa ano, sa may curve. Oh, dito sa dito pala sa curve. Dapat. Pag dito, superheated na yan eh. Number 4, superheated yan. Ah, sir, sorry. Basta ano, i-correct mo. I-correct mo, mamaya susundan ng mga klase mo yan. Kala nila yan ang tama, di ba? Maliligaw yan. Ah, sige. Ayusin mo na ngayon. Basta saturated doon sa curve. Yan. Saturated. Kasi yung 4 natin is superheated yun, no? Pero constant pressure yan kasi ay condenser, no? Nasa linya ng condenser. Condenser ay heat exchanger. So lahat ng heat exchanger, by principle, ang assumption natin ay constant pressure. Yan ay nice. Na? So, at PSAT natin, P-saturated line, negative 30 degrees Celsius. Tapos, yung ano natin, para makuha natin yung pressure dito, kasi hindi given. May formula tayo dyan. Ito, yung P, ano, intermediate pressure is equals to square root ng ano, pressure at condenser and multiplied by pressure of evaporator. So, ano natin, makuha natin yung ano yan, yung PC niyan tsaka PE niyan sa 40 degrees Celsius at negative 30 degrees Celsius, which is 155, 1557 sa ano, pressure at condenser, and 119.9 naman yung pressure sa evaporator. Bakit sinabing tas intermediate, Glenn? Bakit intermediate? Ano po, sir? Bakit intermediate? Ano, sir? Ibig sabihin nun, parang hindi ko alam, sir. O, nasa pagitan ng okay, sir, pag intermediate, nasa pagitan ng dalawang pressure. Ang dalawang pressure. Ibig sabihin, pagitan ng evaporator tsaka condenser, di ba? Okay, sir. Ah, sige. Tapos, makuha natin yung ano, intermediate pressure na 432.07 kPa. Tapos, yung ano natin, kukuhain din natin yung ano dyan, yung temperature dito sa saturated vapor na to. Ito, at 0.3. Ito. Dito. 0.3. Makukuha natin siya na 0.1 degree Celsius. Or, ano ko lang, inassume ko na sa 0 degree Celsius kasi paggamit natin yan mamaya sa pagbasa ng chart. Or para magkalapit lang naman, yun, 0.1 tsaka 0.0. Pwede na yan, ha? So, tapos yun na, nakuha natin yung A. Nakuha natin yan. Ito yun. Tapos yung B, pinapahanap. Cascade condenser pressure at minimum work. Ano na yan? Cascade condenser pressure. Condenser pressure in kilopascal minimum work. O saan yun? Saan banda yun? Turo mo nga yun. Condenser. Cascade condenser. That's it. Condenser ha? Condenser. That's it. Yung 3 to 4. Bakit 3 to 4? Okay, sir. Ay, sir. Sir. Condenser, di ba? Minimum work, sir. Work, sir. Work. So, compressive. Ito yung condenser, sir. Work yung hinahanap natin, eh. Balikan minimum mo condenser, work, sir. Cascade condenser. Nasa ka na ba? Cascade condenser pressure in kilopascal minimum work. Okay, sige, sige. Minimum work, sir. Eh, yung gagumagawa lang namang work dito yung compressor, sir. Pero yung pressure, so, yung pressure. Nakuha na po natin yung pressure, sir. Ng condenser. Oh. Tama, tama. Tapos, sige. Bali, yung inaat na work dyan, yung 3 to 4, sir. Sa compressor. Oh. So, una muna natin hanapin yung mga ano,
mga kailangang values yung mass flow rate ng mga refrigerant dito sa loop dito tsaka sa loop sa condenser tsaka loop sa evaporator. So para makuha natin yon, even tayo ng 30 tons of refrigeration, tapos multiply mo lang ng 3.5167 para ma-convert ng kilowatts. And sir, 105.501 kilowatts. Tapos, yung sa ano natin, for MR natin, ito MR, ano siya, MR ay QA or QAD, absorbed, equals to MR multiplied by H1 minus H8. Tapos ano yung ano natin, H1 tsaka H8 natin? Tapos makuha natin yun dito. Yung H1 natin is HG at 40 degrees Celsius. Ito, HG. 40 degrees Celsius, makuha natin na 1,490.42 kilojoules per kilogram. Tapos yung H8 natin, equals to HF at PI, yung intermediate pressure natin, or yung H8 at 0 degrees Celsius. HF to, HF at 0 degrees Celsius equals to H8, since ano sila, constant enthalpy. Constant enthalpy. Ito sir, makuha natin yung value na 200 kilojoules per kilogram. Pag nakuha natin yung lahat ng ano, unknown values, makuha natin yung ano, mass of refrigerant at ng evaporator. Ito yung nakuha ko sa 0.08157 kilograms per second. As for ano naman? Yan yung mass flow ng refrigerant na dumadaloy saan? Evaporator site. Sa evaporator. Yes, sir. Yan, oh. Tapos, para naman makuha natin yung M na ano, dumadaloy sa condenser, kailangan natin gumamit ng energy balance. Yan. So, sa, dito sa ano, sa schematic diagram, makikita natin na yung, ito sir, itong schematic dito. Yung mga ano, lahat ng papasok equal sa lahat ng lalabas. So, 0.2 pumasok. Tapos dito sa 0.5, papasok siya. So, M, ito ah, MRH2 plus MH5 equal sa lahat ng lalabas. MH3 plus MH7. Ito yung magiging jura nyo. Ito. MRH2 plus MH6 equals MH3. MR dapat pala ito. MRH7 dapat. Pakicorrect mo na para ano. So yan, tapos i-rearrange lang natin. Anong tayo na H6 tsaka H7 tsaka H3. So, from dito, ito yung ano natin. Nakuha natin, sa table natin, nakuha natin ang interface. H7 natin is equals lang sa H8, so 200. H2 natin from the table. Itong from the table na to, ay from the chart pala. Nakuha natin yan doon. Alam naman namin sir kung paano yan. Basta sa chart siya, pinagkoconnect lang yung ano. Mga lines. Okay. Involved, sir. Sa pH, ha? pH diagram. Apo, pH diagram, sir. Tapos yung H3 natin is HG at 0 degrees Celsius. Yun yung ginawa mong 0, dating 0.1? Apo, sir. Oh, sir. Para mas madaling, ano, yan, madaling pasahin. Ito yan. Yes, sir. Dito. Yung point yan, ito yung 0 degrees Celsius. So, yan. Nakuha natin lahat ng anong values. So, makuha natin M. Rearrange pa natin para ma-isolate natin yung M. So, ito yung mga values. Tapos, makuha natin M is 0.10685 kilograms per second. So, nakuha natin yung ano yung letter. Ay, well, oh, ito, letter C. Pero yung B, hindi pa, tsaka yung D. So, yung dalawang so, mas low... Glenn, sandali. Yung dalawang mass flow na kuha na? Yes, sir. Ito, sir. Ito, mass, ito, at evaporator side is ito, condenser. Ito yung sa low evaporator, ito yung sa condenser. Yes, sir. Okay.
Tapos yung ano natin, formula natin sa total power required kilowatts. Ito total lang lahat ng natin ng ano. Compressor 1 plus compressor 2. So, theoretical power total, theoretical power 1 at loop 1 yung sa ano, evaporator side is yung theoretical power sa condenser side naman. So, ano lang, yung para makuha ng DP, ito yung formula. MR H2 minus H1 kasi yung pag-MR ginamit. Kasi yung dumaloy ng refrigerant dito ay mas flow rate na ng refrigerant is MR lang. So, ang tamang gamitin natin is MR. Tapos yung enthalpies involved, H2 minus H1. Sa compressor yan ha, sa compressor. Kasi yung compressor at ano sir, evaporator sir. Papuntang evaporator, papuntang compressor. Oo, oh, evaporator, compressor, papuntang compressor. Oo, oh, sige. Tapos yung saan naman, yung isang compressor natin at ano, high temperature, 3 to 4. So, ano yung mas mas flow rate dumadaan dito? Ito, M. M lang. So, oh, sir, M lang. So, M multiplied by H4 minus H3. Tapos yung sinasabi kang ano, cascade condenser pressure at minimum work. Ito yun. MH4 minus H3. So, why more natin yung ano? Yung total theoretical power. Ito. Ano lang naman siya? Substitute lang yung values. Input lang yung values. I-add lang yung dalawa, no? Kasi unknown naman lahat ng ano. Ay, even naman lahat ng values. So, makuha natin yung theoretical powers. 28.225937.718 kilowatts. Tapos yung ano natin, yung ano natin, TP2 natin. Yung TP2 natin, ito yun. M quantity H4 minus H3. Ito yung value na yun. Yan o. Ito yung value ng TP na. I-copy mo na lang yan, i-copy. Tapos ang magiging value natin. Kilowatts. 19.256 kilowatts. Sige, pakilagay na lang. That's it. Mawala natin lahat ng values. Pakibalik mo naman sa tanong, Glenn. Ano yung tanong natin dyan? Schematic. Una, sir, schematic diagram tsaka yung page diagram. Ito yun. Okay. Tapos, ito, cascade condenser, cascade condenser pressure yung TP minimum. 19.256 kilowatts. Tapos, yung mass flow rate at low and high temperature loops in kilograms per second. Ano yung nakuha mong pressure dun sa may condenser natin? 19.256. Hindi. Pressure ba? Yung pressure. A pressure, sir. Oh, sir. 1557 kPa. Pakilagay mo nga dun. Pakilagay mo dun sa ilalim ng power. Yan. Ah, dyan, may lang ilagay sa baba.
Sige, sige, lagay mo sa next row. Yan. Ibig sabihin, ito yung power doon sa ano, condensing side, di ba? Ang power, yung work na yan ay work ng compressor pero papunta sa condenser, di ba? Sa condensing side. Na ang pressure natin ay nakabase sa 40 degrees centigrade, 1557 kilopascal. Yan, very good yan. Yan yung pinagbasihan natin ng pressure doon sa condenser, na pumapasa sa condenser. Yung next question, Glenn. Mass flow rate in the low and high temperature, side, no? Yun nga yung mass, tsaka yung MR, no? So, MR, pakilagay mo lang dito, MR, ano to? Sa evaporator ba yan? Yes, sir. O, sige. Pakilagay mo sa low side na lang, low. Para malinaw tayo. Lagyan mo lang ng text. Sa baba na lang yan. Siyempre, low. Ang low naman sa refrigeration system ay yung evaporator, no? Sa taas na yung condenser after ng compressor. Siyempre, mataas na yung temperature tsaka pressure dahil na-compress na yung refrigerant, eh. Na-compress na yung vapor. So, low side temperature, eto yan. Yung sa isa naman ay high side. Kakapin mo lang, in low, palitan mo ng high. Yes, sir. Tapos yung last na tanong, total power required ng kilowatts. Total power. Kasi may dalawang compression stage na nangyari, di ba? May dalawa kasi yung ano eh, yung work kasi ginagawa lang naman ng compressor. Yung evaporator tsaka condenser, anong ginagawa nun, Glenn? Ano, sir? Di ba yung work ginagawa yon ng compressor. Yung evaporator tsaka condenser, anong ginagawa ng mga yun? For heat exchanging purposes. Heat exchanging. Yung isa, tumatanggap. Isa naman nagsagawa. Sorry, sa rejection. Nag-rejection or heat out, no? Q out. Yan. So pag pinagsama mo yung power na ginagawa ng compression, ng compressor, kasi work lang yan, work done. Pag nilagyan mo yung work, divide mo sa time, di ba, power? Work over time is power. So, a-add mo lang yung power or yung work niya na ginawa, yun ang total. May iba pa ba? May iba pa bang, ano, kailangan sagutan? O, ito na, sir, na kuha na po. Na-take up na lahat. Okay. O, sige. Ipakisend mo na lang yan, yung mismong yan, yung corrected, ha, sa ano ko. Awesome. Para pag ano, ibabalik ko sa ano natin para malinaw. Ano na lang yung class yung ano? Ano na lang yung hindi natin nasagot? Magana na ako, sir. Sige, pa. Anong number na lang yung hindi natin nasagot? 10 ba? May nakapaghanda ba ng 10? Hello. Hello. Si Jadim. So, ito yung problem. Following were obtained from the centralized type air conditioning plant. Capacity of room, good for 600 people. Lighting load, 200 kilowatts. Temperature of air inside the room is 20 degrees Celsius, dry bulb yan. So, yung relative humidity inside the air is 60 degrees. Outside air condition is 32.2 degrees Celsius dry bulb temperature and 21 degrees Celsius wet bulb temperature. Kasi sinabi, assume that a dead load of 10% that of the live loads and neglecting the heat load due to the air infiltration. So determine volumetric rate of atmospheric air inside the room in cubic meters per minute. B, water supply to scrubber in liters per minute.
drip of water from the air cooling system coil apparatus 2.1. So, from the problem, sinabi na assumed that, ay, sa problem, given tayo ng mga ano, heat loads yung, yan. Glenn, ano heat ba yung life, ano yung life loads? Ano sir, yung ano, mga internal cooling load, ay, internal loads sir, katulad ng tao, lighting loads, tapos yung mga ano sir, mga appliances sir, yan sir, mga light loads sir. Okay. So, ayan, itong lahat ng nakikita natin, capacity 650, 600, 200 kilowatts, lahat yan is live loads. So, ito naman, assume yung dead load. Ano yung dead load natin? Ayan yung, ano natin? Yung walls natin. Ayan yung cheat through walls yun. Ayan yung mga dead loads natin. So, 10% lang ng live loads. May init ba yung Glenn? May init ba yung mga yes, wall, yung mga floor, may init ba yan? Yes, oh, kasi lahat yan may thermal conductivity, di ba? Yes, so, sabi, neglect heat load due to air infiltration. So, hindi na natin sa amin mga, yung heat load due to air infiltration. Hmm. Yung mga yung pumapasok na hangin, hindi na pinasama. Yes, okay. Tapos, sinabi rin, wala naman sinabi dito yung ano, solar load. So, hindi na natin sa amin solar. Sa araw, hindi na rin, no? Kasi, Mati, assume natin na ano yung room natin is opaque. Ano sa'yo mo? Opaque, sir. Opaque. Okay. Walang dadaang ano, sir. Solar. Oh, hindi papasok. Hindi oh, sir. Okay. So, ito yung ano natin. Mga given natin. Sa inside the room, yung maintain room natin, ang dry bulb temperature natin is 20 degrees Celsius. Relative humidity natin is 60%. So, ano, makuha natin yung ano na, yung H1 tsaka ano niyan, yung enthalpy niyan tsaka yung humidity ratio gamit yung psychrometric term. Diba, sabi kasi natin, pag dalawa yung given, di ba, pag dalawang values yung given, makakuha tayo ng iba pa, di ba? Yes, sir. So, ito yun. H1 tsaka W1. Nakuha natin value is 42.367 kilojoules per kilogram. Saan yung 20 mo tsaka 60? Pakita mo nga. 20 na dry bulb. Ay, ito sir. Ito pala sir. Para hindi nalilito yung mga kaklase mo. 20, pakituro mo yung 20 degrees tapos nag-intersect sa 60 relative humidity. Yan, 60, no? After ng 50, 50 ba yung ba nauna 50 ta 60 na, no? Ito, 30, 40, 50, 60. Ayan na 60, ito yung 60. Ayan, ito yun. Mali lang ako ng ano, na subscript H1. Tapos, ito H1, ito H. Okay. Tapos, yung outside room temperature natin. Tribal temperature natin. Mas mataas yan. No, yes, mas mataas yan to the right, 32.2. Pakita mo yung 32.2. Tsaka wet bulb natin is 21 degrees Celsius. 30, saan yun? 32. Yan, 32.2. Tapos saan yung wet bulb? Ito sir. Ilan yan? 21, sir. Ito, 21. Ayan, no? 15, 20, di ba? 15, 20. Nasa may saturation line ng ano niya, ang indication. No? 20. Yes, dapat kayo na lang mag... Kaya na mag-ano na mag-plot, no? Yung mag-ayos ng pagpa-plot yan. Anong nakuha mo na ano na humidity ratio? Or specific humidity? Sir, 0.011 kilojoules, ayan na, kilograms of dry air over kilojoules, ay kilograms of water vapor. Oh, dry air over yung sa ano sa vapor, di ba? Kilogram per kilogram, sir. Kaya maka-cancel yung ano unit. Di ba? Magiging yes, unit yes, yan. Yes, tapos ngayon, yung H na natin, 60.632 kilojoules per kilogram. So, sinabi dito sa problem na ano, 600 people. Yung, syempre, yung tao nag-i-emit yan na ano, heat. Diba? So, meron yan. Paano mo makukompute yung init ng tao, Glenn? Sir, may formula. Makuha natin yan sa ano, meron yan latent heat, tsaka meron yan sensible heat. Kita mo nga. Ito yun.
yung ano natin, sensible heat natin is number of people multiplied by the sensible ano Q ng ano to, per person to, Q ng per person, not ano, sensible heat ng per person. Tapos yung cooling load factor. Ano yung cooling load factor natin? Ito yung ano, activity ng people inside the room. So, you know, ang ano, since wala namang sinabi, ang ginawa ko na lang, cooling load factor natin is what? Which is yung pinaka-maximum. Okay. So, yung ano natin, yung sensible ano natin, yung heat gain, heat sensible gain natin is 61.5 watts. Tapos yung ano natin, sensible heat ng tao, average? Oh, sir. Mm. Average, sir. Tapos yung ano natin, yung number of people na 600. 600. So meron tayo yung Q, sir. Yung QS natin is 36.9 kilowatts. Tapos okay, yung latent heat naman natin, ito lang yung formula. Number of people multiplied by the ano, latent heat of people. So 41 naman yung ano, 41 watts naman yung latent heat naman. Okay. Multiplied by 600, 24.6 kilowatts. Kasi yung heat gain, total heat gain natin, pang ng ano, pang for 600 people is QL plus QS or Q latent. Addition lang ng latent kaka sensible na yung total. Bali, 36.9 plus 24.6. Q total natin is 61.5 kilowatts. Tapos, given tayo na lighting load na 200 kilowatts. Tapos ang sabi, ang na-search ko sa yung live loads natin, lahat ng ano, Q total, which is yan, from the ano, people, saka yung ano, lighting load. Ayun lang yung live loads natin. Okay. Ito, yan lang ang binigay. Kasi yan lang ang binigay sa ano, sa problem. Oh, sir. So, ano yung live loads natin? Ito. Ay, ano naman yung dead load natin? Dead load natin is 10% ng live loads. So, dead load equals to 0.10 multiplied by 61.5 kilowatts plus 200 kilowatts. So, ang dead load natin is 26.15 kilowatts. So, yung ano natin, overall cooling load natin is 287.65 kilowatts. Ito yung kailangan natin ano, Q para mapanamig yung ano, ay para ma-maintain natin yung room. Ano yan? Yan yung load na dapat, ano? Yan yung mga load na, init yan, di ba? Yan yung load na dapat natin i-manage. No? Yan ang dapat yes, natin na i-manage o alisin para lumamig, di ba? Oh, sir. Kasi para ma-maintain natin yung room na 20 degrees. Kasi may init yung tao, may init yung mga wall, may init yung kung ano-ano pa. Yan ang load na dapat nating maalis para ma-maintain natin sa target na 20. Diba? Comfort cooling. Cooling comfort. So paano natin mapapaano to? Siyempre, kailangan natin na sabi nga dito, centralized air conditioning plant. Yan. Dagdag ko lang, so yung central air conditioning plant, ano siya, meron siyang tatlong, ewan ko, system siya, ang tawag doon. Pero yung ano yan, meron siyang cooling tower, tapos yung ano, refrigeration cycle. Tapos yung ano, air handling unit. Okay. Ano yung air handling unit, Glenn? Ayun yung ano, sir. Ayun yung ano, sir. Doon dumadaan yung yung ano sir, outside air, tapos papasok siya dun sa mga ano sir, coils nung galing sa chilled water. Pag sinabing air handling, papasok na yun sa room, yung mga diffuser, yung mga ductings, di ba? Diffuser, yung binubuga air handling unit sa yun, yung dinadaanan ng malamig, no? So ngayon naman, bakit merong, tawag doon, ano yung sinabi mo kanina? Yung cooling tower, sir. Oh, bakit saan nakakabit yung cooling tower? Sa ano sir, condenser side po. Sa condenser, di ba? Kasi siyempre papalamigin niya 'yung condenser para 'yung condenser ma ang trabaho niya maging liquid na uli 'yung refrigerant, di ba? Sir.
Siyempre, ano yun, mataas yung refrigerant, i-cool para maging condensate, papasok sa expansion valve, no? So, yung mga after ng thermal comfort, ang topic na natin ay dryers tsaka cooling towers. Mabilis na tayo, no? Kasi gusto kong tapusin lahat ng, ano natin, ng sa syllabus, no? Para marami kayong matutuhan, no? So, kumpleto na tayo sa cooling towers tsaka sa dryers. So, interesting yon. So, nasagot na ba yung tanong natin? Wait lang, sir. So, eto na yung ano ko. Yung sa one, ano daw yung ano, volumetric rate of air inside? 20 degrees Celsius, dry bulb temperature, and atmospheric pressure. Ito yun. Ay, talis na ano. So, atmospheric pressure in cubic meters per minute. Volumetric. So, ito yung solution natin. Cooling load equals mass flow rate ng air multiplied by H1 minus H2. So, nakuha natin yung cooling load natin kanina na napakalaki. Tapos yung mass flow rate natin, unknown. Tapos yung H1 at H2 natin, nakuha natin sa psychrometric chart kanina. Tapos, ano natin, rearrange lang, tapos yung makuha nating value ng mass flow rate. 15.64 kilograms per second. Tama lang naman yung value niya kasi napakalaki ng ano natin, cooling load natin. Kasi yung pinag-usapan niya, planta na yung planta. Air conditioning. Ay, sinabi ko. Air conditioning plant. So, assume natin na napakalaki ng ano, napakalaki ng, oh sir, napakalaki ng pinapalamig niyang lugar. Tama. So, paano natin makuha yung ano, yung volume flow rate? Volume flow rate. Ano lang, ideal guess lang, sir. Okay. Since yung ano naman natin, yung ano natin, yung batong, fluid natin is air. Ito lang. Rearrange natin pressure, atmospheric pressure over gas constant. Okay. Tapos temperature. Tapos yung temperature natin at 20 degrees Celsius. So, ang gato yun, magdadagdag ka lang ng 273 para maging Kelvin. Tapos yung ano natin, yung R natin, dapat pa kilojoules per kilogram Kelvin. Normally, nakaano yan, joules per kilogram Kelvin, 287. So, ginawa, ano, convert na ng kilojoules per kilogram Kelvin. Kilojoules, so 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. Tapos, maka-cancel dyan yung K. Tapos yung, ano natin, Pascal natin. Newton per square meter yan eh. Newton per square meter, di ba? Tapos. Paano dyan? Magiging ano yan, di ba? Kilogram meters per square per second square. Ay, tamo. Ay, sir. Dapat pinakita mo, presyo. Tinan mga... Pressure is Newton per square meter. Kelvin. Cancel yung Kelvin, di ba? Yes, sir. Oh. Newton meters square. Basta, sir, yan yan, sir. Oh, sige, sige. I-check na lang natin later. Check na lang, sir, kung tama, sir. Kasi yung volume natin, from the density equals to ano, mass over volume, rearrange lang natin, magiging mass flow rate over density. So, nakuha natin density, so 15.04 kilograms second over 1.204 kilograms per cubic, ano, m3. Which tama naman, di ba? Sakto lang naman yung value natin. Ano. Kasi ano naman tayo, air naman yung ginagamit natin. Ang range ng air, na density ng air, is halos ano lang, mga 1 point something lang. Tapos yung volume flow rate natin is makuha natin ng 13.08 m3 per second. Eh, ang hinaharap natin per minute. So, ano lang natin? Convert lang natin yung seconds into minute. So, ayun na yung magiging volume flow rate natin. 784.82 m3 per minute. So, nagsagot na natin yung AP. Kasi yung BD ko masagot, di ko alam, sir.
Sinerge ko, hindi ko maintindihan yung ano eh. Ano yung alibin? Ah, oh, sige, saka na yan. Mala, titake up natin later yan. Kasi board exam kasi yan, magkakasama na yung ano eh, yung mga basic tsaka yung mga advanced eh. Sa scrubber, sa panlinis lang yan, ha, ng ano, ng hangin. Ini-scrub yung hangin, sige. Drip of water. So, ito na, drip air cooling system. Ano yun? Yun yung ano, yung pagtam, yung ano, yung... Ano ba ito? Ano bang tama explain? Pero ganito sir, water drip is equals to or and apply yung amount of water removed pala sir, ito yun. Oh, drip of water. Amount of water removed from the air cooling system. Di ba alam niyo yung ano, pag sa air conditioning may tumutulog? Yun. Ayun yun sir. So ito yun, water drip. Water drip? Equals to mass air flowing. Basta ano, Nagbibinata ka na yata, Glenn, ha? Hindi, sir. Ginagaya ko lang yung sa, Indiano. Kasi Indiano itong, pinagkukuha ko lang, sir. Ah, sige. So, specific, humidity ratio, 0.2, yung pinakamataas yan, ha? Plus, minus humidity ratio at 0.1. So, yung water drip natin, or amount of water vapor removed, is... Ito, 15.64 kilograms per second multiplied by this value 0.011 minus 0.0887. Saan mo nakuha yung humidity ratio at 2? Saan mo binasa yung humidity ratio at 2? Sir. Okay, dyan. Kuha natin yan, sir. Sa H2H1, sa katapat ng H2H1. Oh, sige. Tapos yung amount of water remove natin, yung water drip natin is 0.0349 kilograms per second. Yan yung ano, yan yung tumulo na tubig, no? Yes, na-convert sa volume ng air. Kasi yung volume ng air, composed yun ng ano, di ba? Dry air tsaka moist. So pag na-saturate na mag-dew point, yan. Mag-condense, mag-drip. Yes, sir. Tapos yung, gas parameter, what yung coil apparatus view point. Ito, sinerge ko, makukuha natin siya sa cyclometric chart. Ito yung kakalabasan niya. So, diba, nakita natin, from W1, H1, or yung outside air, to the conditioned room. So, itong process na to, yung 0.1 to 2, ano yan, meron dyang cooling process na gano'n, or ano yan, ano siya, naging sensible cooling, tsaka dehumidification. Tama ba, sir? Sensible cooling, tsaka dehumidification. Sensible cooling pag papuntang left, di ba? Saan yung dehumidification? Saan yung dehumidification? Pataas o pababa? Pababa, sir. O pababa, Kaya nga, in between ng ng left towards the left and towards down, di ba? So may mga in between na process, okay. Ayan, nakita natin. So paano natin makuha yung yung coil apparatus dew point? Madali lang siya. Yung itong point na to, 0.2 tsaka 0.1, i-extend, di ba? Kuna-extend na siya ng line. Tapos yung line na yan, i-extend lang natin hanggang sa tumama siya dun sa saturated line. Pag tumama na siya sa saturated line, hanapin natin yung dry bulb temperature niya. Ilan yan? Ako. Ayun na yung natin, coil apparatus dew point natin. Tapos ang nakuha kong... Ilan yung dry bulb dyan at dew point? Sa saturation line? 8 degrees Celsius, sir. 8? Yes, sir. 8 degrees Celsius. Okay. So, tama lang na kung nakuha natin yung value kasi malamig naman. Yung coil apparatus na yan, sir. Balik ka nga doon sa ano mo, solution. Ito na yung solution. Ito na po yung solution, sir. Sa tanong pala, sa tanong. Ano yung tinatanong? Coil apparatus dew point. Oh, okay. Tama. Saan pa kinukuha yung dew point? Saan kinukuha yon? Saang line? Saturated line, sir. Sa saturated line. Kasi ang saturation line ay anong temperature? Ay anong relative humidity?
na 100%, sir. 100%. Ibig sabihin, hindi niya na kaya, makinig ha, hindi niya na kayang i-hold yung fluid. Di ba? Kasi pagpapunta siya dun sa right, heating yun eh, heating. Di ba? Nag-dry yun. Pagpapunta ka sa left, sensible cooling, no? So, sensible cooling. So, ngayon, doon na siya sa saturation line, 100%, nandun yung dew point. Ibig sabihin, saturated na siya, mag-i-start na siyang mag-dew. Magkakondes, di ba? Dew. Yung parang baso mo na may ano, halumigmig, merong mamamasama sana, magkakaroon ng moisture. So, ibababa mo lang, pag tumama doon, no? Yung dew point, yun na yung dew point niya. Bababa mo para makuha mo yung corresponding temperature. Okay? So, okay na tayo? Okay na tayo dyan? Tapos na yun, Glenn? Yes, sir.